Hi, Mommy! It's Gemma again, and your Terem Vlogger, and welcome back to our channel! So, mga Bi, maraming salamat po sa patuloy na pagbalik ninyo sa aming channel. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay niyo po sa mga video na ginagawa ko. So, mga Bi, para sa mga bago nating viewers, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga isi-share ko pa sa inyong knowledge and tips and also ideas para sa laundry business. So, mga Bi, umpisa na natin. So, mga Bi, for today's episode, ang ating tatalakayin ngayon is para sa mga new beginners na viewers natin. No, yung mga may interest pero zero knowledge. Yung mga gusto magsimula pero hindi alam kung paano nila sisimulan. And syempre, yung background kung bakit nga ba magandang mag-invest, okay, sa ganitong negosyo. And paano nga ba ito tamang simulan at tamang i-operate. So mga Bi, ngayon uumpisahan natin to sa sarili kong experience kung paano ko ba to ginagawa at paano namin to sinimulan. So mga Bi, nandito tayo ngayon sa aming bagong nilipatang bahay. And dahil bago kami dito at nag-start kami ulit to set up yung sarili naming simple pero kumikita ng negosyo. Kasi marami po sa atin na ang akala po sa laundry business is yung mga talagang may mga pangkapital lang ang pwede mong simula. Pero para sa mga hindi nakakaalam, gusto ko pong i-share yon na hindi lang po yung mga may mas malalaking kapital ang pwedeng kumita or magsimula sa ganitong negosyo. Kasi kagaya nyo, tulad ko, hindi naman din po ako ganun kalaki ang kinakapital sa pagsisimula ng business. And may tama lang din po talagang set up, tamang panimula para sa ganitong kitaan. So mga Bi, yan ang ituturo ko sa inyo yun. Kaya, umpisa na natin. Para sa mga wala pang masyadong idea pero may interest sa pag-start ng laundry business, ayan, uumpisahan natin dito sa amin. Kasi kung napanood niyo po yung ibang vlog na ginagawa ko, nag-vlog po ako or gumagawa po ako ng mga tutorials doon sa condo kung saan kami po tumira or doon din kami nagmamarket. Dahil pwedeng-pwede pong mangyari na ang mismong kinikita po natin sa laundry business ay siya mismo ang magbabayad ng ating mga expenses like yung bahay, kung nirerentahan mo ba yun or rentoon ba yun or yung ating mga bills and foods and everything. And dahil kami mga Bi, dun din kami nag-start. Sabi ko nga, we started last 2013 nung nag-start kami sa ganito negosyo mga Bi. And doon namin na-realize na napakalaki pala ng kinikita or kikitain lalo na pag sineryoso natin at natutunan na natin yung tamang formula, tamang operation, tamang pagmamanage and tamang pag-set up, no, or yung formula para sa mga customers natin. Gusto kong bigay yung idea sa inyo na pag tumira kayo sa isang bahay, kunin nyo lang yung ganitong setup na bahay. So, kami lagi kami naghahanap ng bahay, mga Bi, na pwede kaming mag-business. So, ang hirap kasi din na gagastos tayo sa isang bahay or sa isang place na tulog yung place na parang hindi man lang tayo kita. So, pwede naman at the same time na nakatira tayo dun sa bahay and kumikita rin tayo. Kaya kung mapapansin niyo doon sa condo na tinirahan namin, kinuha ko siya kasi unang-una sa condo bawal ang sampayan, hindi pwede magsampay. And walang enough place para maglaba. So doon, talagang yung target doon na market and kitaan talagang malaki. So doon kami nakatira and rent to own yun and then talagang maganda ang kita. So
Ngayon, dahil nagkaroon na tayo kasi ng Alexa Scent, ayan. So, kailangan ko na ng mas bigger place para sa paggawa nito. And dahil marami na rin ng customer, kumuha na ako ng bahay na mas malaki rin para mas maging maayos yung aming proseso ng aming mga trabaho. So, yun. Ito yung isa sa mga number one na ituturo ko sa inyo for this episode, mga B. Ayan. So, sa bahay ninyo, kung meron kayong space na ganito, ayan, may space kayo na garahe or what, or kung ano man, pwede nyo yan set upan, katulad ng ganito. Sorry mga B, kasi kakalipat lang namin. Actually, hindi pa kami 100% na nakaset up. Hindi pa kami 100% na nakalipat. Kasi, inuunti-unti lang namin. Dahil marami din talaga akong ginagawa. Napakadami pong umorder sa Shopee ng ating mga Alexa Scent. Marami, maraming client. And, the good thing din is, meron na akong office na inaayos for the seminars po na mga nagkocontact din sa akin. Thank you so much mga B. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang ating negosyo. And lahat to ay para sa atin. Ay, so, ayan mga B. Mabalik tayo. So, kung mapapansin ninyo, napakasimple lang nito. Napakasimple lang nung place namin dito. Ayan, meron tayong ganyan. So, ayan mga B. Dito yung gate. Nandyan yung ating tarpaulin. Nandyan yung ating mga price list and contact number para makontak nila tayo. And of course, ayan yung ating mga receive for today. Gabi na yan dumating kasi one day service lang tayo. And then, of course, ang ating mga timbangan, ang whiteboard para sa list ng ating mga client or customers, and table and everything, especially yung ating Alexa Scent product na talaga namang babalik-balikan tayo ng customer dahil dyan sa ating finishing product na yan, mga B. So, ayan. So, ang pinupunto ko, mga B, pagdating sa ganitong setup, hindi na muna tayo kailangan umupa ng malaking pwesto. Kung maganda naman din yung place natin and meron tayong enough space para paglagyan ng ating mga kailangan sa ating business. So, ang kagandahan kasi pag di tayo umuupa, mas nakakaipon tayo at mas na-feel natin yung ating kinikita dito sa ating grand business. For the setup, mga B, kailangan of course natin ng mga machines, kailangan natin ng materials para makapag-operate, and kailangan natin ng mga strategies and marketings, lahat ng knowledge na para makahatak din tayo ng customers. Kaya kung makikita ninyo, kahit lumipat na kami, mayroong mga bagong dating na labada kahit 10:30 PM na dito. So, yun, kailangan marunong lang tayo para kahit saan tayo pumunta, hindi tayo iiwan ng ating mga customers and naradagdagan sila ng dadagdagan. For the setup, ayun na nga, nag-aalok din po kami or nag-offer po kami ng laundry business package, no, mga B. Marami na po tayong nasetupan. Eto, ayan, meron po tayong iba't ibang lugar na nasetupan na meron tayo sa Mindanao. And ayan, magkakaroon tayo sa Cebu. And also, mga B, meron din tayo sa Pangasinan. Nagkaroon na tayo sa Lucena, nagkaroon na tayo sa Batangas, nagkaroon tayo sa Quezon, meron din tayo mga B dyan sa Manila, Metro Manila, no? Ayan, marami na tayong na-setupan. And mostly, ayun na nga, dahil sa panunod nila sa vlog na to, nagkaroon sila ng idea na instead daw sa ibang bagay nila ilagay or ilaan yung kapital, parang naisip nila na mas practical na ilaan nila sa ganitong negosyo. Kasi nga mga B, ang kagandahan sa ganitong business is one time lang tayo maglalabas ng kapital, mga B. So, pag naglabas ka ng kapital ng isang beses, alam mo ba na yung mga ganyang makina is low maintenance. Hindi rin sila sirain. And of course, tumatagal sila ng 10 to 15 years. Kaya sobrang laking tulong nun sa atin. And hindi talaga masasayang yung pag-invest natin sa mga ganitong machine. Kasi ang kagandahan nito, once na naglabas tayo ng kapital, papasok lang ng papasok yung mga labada na yan. At lahat yan pera na. And alam nyo ba na ang expenses kapag nag-operate tayo is kung sa 100%, parang nasa mga 10 to 15% lang yung expenses or yung capital na ilalabas natin. So, imagine 80 to 85% ang pinakatulo natin. Yes, mga B, totoo yun. Kasi kami, no, simula 2013, wala pa kaming anak ni Dada. Diyan talaga kami nag-start. And hanggang ngayon, yan lang naman talaga yung pinagkakitaan namin. And proud naman po ako na sabihin na
nakakapag-aral kami sa magandang eskwelahan para sa aming anak. And nakakatulong din po ako sa mga siblings ko and sa ibang tao na magkaroon ng trabaho. And meron din naman kaming naiipon and savings. And ayun na nga yung bago nating business na yun na na ipoprovide. Ayun. So, dahil lang yung sa laundry. Kasi wala naman kami ibang pinagkakataan, kundi yun lang. So, dahil doon, kaya meron kami ng lahat ng meron kami ngayon. So, ganun lang. Kailangan lang talaga matutunan natin yung tamang estratehiya pagdating sa ganitong negosyo. Kasi yung iba mga bi, ang alam nila, million ang kailangan nilang ilabas para lang makapagsimula. So, mga bi, alam natin na totoo naman yun. Maraming bagong mga type of laundry business nowadays. Kaya lang, mas marami kasi ang hindi nakakaalam nung tamang comparison nila. So yan, abangan nyo po yung ibang mga vlogs na i-upload ko para sa mga bago nating client. Dahil every time po na nagkakaroon ako ng mga setup sa mga iba't ibang client ko, binibideo and ginagawan ko po yun ng vlog. So para magkaroon kayo ng idea. Dahil ang pag-setup naman po natin ng laundry business, pag sa akin kayo nagpa-setup, of course, meron niyang after-sales support, ang lifetime support po. So, anytime, pwede niyo ko tawagan, text kung meron pa yung gusto malaman or meron kayong mga question, clarification during your operation. So, tutulong at tutulong po ako dyan. And alam na alam po ng mga client ko yan, pag meron akong mga client na mga laundry service kailangan nila. So, pinatawagan ko sila para makater din nila yung mga client na yun. So, yun yung support din na maibigay ko sa inyo. And, of course, yung mga machine, ayan, lahat yan. Meron tayong free installation and lahat ng materials na nakikita mo dito sa shop ko, ayan. Binibigyan ko po sila ng 3 months stocks para makapag-operate po sila. Siyempre, naglabas kayo ng capital. Alam ko na mahirap maglabas ulit para makabawi kayo. So, ako, sinusupport ko po sila. Nagbibigay po ako ng mga free materials po, lahat. Pati Alexa Scent product, finishing spray, bottle spray, tarpaulin, lahat-lahat para sa operation nila. Para makabawi din po sila. So, yung iba, agad nakakabawi po sila. Kaya hindi po kayo magsisisi pag sa amin kayo nag-setup ng inyong body business. At sa mga gusto po magpa-setup, pwede po kayo mag-message sa akin sa Facebook. Direct na po kayo dyan. Ito po ang Facebook account. So, you can message me or text me and call me here. So, yun mga B. So, yun mga B. Ayan, nakakapag-receive na tayo dito sa bagong place natin. And, ayan, medyo marami pa rin tayong tinatapos for today kasi medyo gabi na rin dumating yung mga bagong receive na yan. At ayun na nga, nandito tayo sa bago nating place na mas maluwag. Unlike noon kasi sa condo, medyo masikip talaga kami. Ayan, so the good thing is na mas maluwag na yung ating place ngayon. And ayan, medyo 12 o'clock na ng gabi at busy pa rin tayo. Pero okay lang yun kasi lahat naman ng labada na yan pera pa rin, diba? Maybe. So, ayun lang. One day service pa rin naman tayo. Pag one day service, kailangan lahat ng receive mo today, dapat tomorrow ma-deliver mo yun. So, hindi ka dapat lumagpas ng 24 hours para hindi tayo masira sa ating mga customer.